Isang mapagpalang araw sa inyo mga Lodi. Bale, nasa site po ako, nasa trabaho po ako. Yan po yung gawa ko ngayon mga Lods. Nag-install lang ako ng barricade ng ano, ng mga tower light. Para naman po hindi maatrasa ng mga sasakyan o kaya ng loader o kaya ng ano pa man na nagtatrabaho dito sa amin. Kasi sa gilid ko yung stockpile. Ayan. So medyo maulan po sa amin dito ngayon mga Lods. Pabugsong-bugsong yung ulan. Kaya ayan, pati unit medyo maputik. Tilamsik ng trackpad gawa ng pag-travel ko kanina. So ngayong araw mga Lodi, bali tuturo ko po sa inyo kung paano mag-operate ng bako. Pero bago pong lahat, baka pwede pa-subscribe na po ng channel ko. Click nyo lang po yung subscribe button dyan lang po sa ibaba. I-hit na rin po ng notification bell para naman po mag-update kayo sa mga gagawin ko pang video. Ang video po itong mga Lodi ay para po pala sa mga hindi pa marunong mag-operate ng bako na gustong mag-operate, gustong matuto. So napakadali lang po. Kailangan nyo lang po isip pagkatsaga tsaka lakas na loob para makapag-operate po kayo ng bako. So napakaganda po maging isang operator mga Lodi. Baliban po sa hindi na po mabigat ang trabaho, hindi pa po kayo naiinitan gawa ng naka-aircon pa po. Meron din po mga unit na walang mga aircon mga Lods. So ang unit ko po ito mga Lods, ayan o to, 330 po ito siya. Tinatin yung ano niya para makita niyo po, buksan. Yun, sa likod. Ah, ang hirap pumapa. Bali, may kalumaan na ito mga Lods. So, nung nagpost ako nakaraan na luma ang unit ko, marami nag-comment. Bakit daw po ako nagtitiis sa luma? So, ang sagot ko naman po sa kanila, okay lang yun, di naman po ako mapili sa unit. Kahit ano lang, basta importante sa akin, may trabaho, may magagamit. Kahit na lumang unit ko mga Lodi, napapakain ko pa rin po ng maayos ang aking pamilya. Dahil dito. Kaya po, kahit pa paano, may makain kami araw-araw. Dahil sa kumikita pa rin siya kahit luma ang unit ko, pinagkikitaan ko pa rin. So ngayon pala mga Lodi, ganito po ituturo ko sa inyo kung paano mag-operate ng bako. So ang tawag po dito mga Lodi, ito po yung ano niya, joystick control lever. So pasensya na po kayo sa ilalim. Yan po yung lagyan ng sapatos, lagyan ng tubig. So medyo magulo. Ito yung facial ko sa gilid. Bali naka medyas na po ako sa loob kasi gawa ng kailangan. Mas maganda po yung medyo malinis naman. Bago ko pa pala ituturo yung mga galaw ng bako mga Lods, ituturo ko sa inyo muna ang mga ano, ang mga parts dito sa loob ng cabin ng ano, ng bako. So ito po pala yung safety lock. Kapag binaba po yan siya, mag-on po yan, pwede na po kayong gumalaw. Kapag ginalaw nyo po ito, magtataas pong RPM. Pero pag tinas nyo po yan, kahit anong galaw nyo po ito, wala po yan. Ito po yung safety lock mga Lods. Kapag bago po kayo bumaba sa unit, dapat lagi po ito nakataas, safety lock na ito. Lagi po naka-close para naman po makaiwas sa disgrasya. Tapos ito pala mga Lodi, ito yung control lever. Joystick control lever po ang tawag dito. O sa iba, tawag nila sable. Kabilangan po yung siya mga Lods, dalawa po yan. Itong isa sa bandang kanan tsaka bandang kaliwa. So ito naman po yung kanyang travel lever. Ito po. Kapag magta-travel po kayo, ganito po yan. Tulak nyo lang, kaya hilain. So, pag mag-steer, kabila lang itulak o kaya kabila lang hilain. Malalaman nyo po mga Lodi kapag naka-abanti po kayo o kaya patras yung posisyon. Kasi pag tinulok nyo to, automatic abanti po yan. Diyan po sa, ano, sa inyo pong trackpad, makita nyo po ang sa likod. Ayan po. Bali, may gear po yan siya. Ayan po yung sa likod. Tapos, may roller type na sa harap po, yung sa kabila mga Lods. So, yan, medyo marumi po yung salamin ko. Gawa ng maulan. Pag travel ko kanina, talsik-talsik ng putik. Tapos ito po mga Lods, ito po yung panel board ng ano, ng Hitachi. Hitachi kasi gamit ko mga Lods. Tapos ito po yung mga labasan ng aircon niya. Luma na ito mga unit ko mga Lods, pero kahit paano, malamig pa rin. Tapos ito naman po yung kanyang control sa RPM. Yung sa automatic idle, kapag inon mo. Kapag iup mo po yan, pag hindi mo ito ipapaba, hindi siya mag-idle. Pag tinaas mo, automatic siya. Pero kapag naka-on po yan siya, pag hindi mo ginagalaw ang unit, kusa mag-idle po yan siya. Tapos ito yung control sa power niya. Kung gusto mo medyo mahina lang, tapos gusto mo yung tamtaman, bago gusto mo naman talaga yung nakaubos yung lakas ng makina mo. Bago ito mga Lods, ito yung sa travel. Yung kung mabagal ang travel, kung gusto mo mabilis ang travel, ito mo ilagay sa rabbit. Pero sa amin dito, binabawal po yung maggamit ng rabbit pag mag-travel, nagagalit po yung boss namin. Ito po yung key shutter niya.
Ito po yung susiyan. Dito rin po yung shut off. O patayin mo pag start mo yung gano'n mo lang. Pag patayin mo, balik mo lang gano'n. Pero bago kayo magpatay ng makina mga lods, dapat po kailangan natin na ano, na mag-cool down within 5 minutes para po maiwasan yung pagkasira natin turbo charger. Ito naman po sa ilaw. Sa ilaw po yung mga lods, sa ilaw ng bako. Tapos ito sa wiper po yan. Kapag maulan, yan, pagkagana yung wiper. Tapos, dito naman sa likod, aircon. Tapos sa radyo. Kasi radyo lang po yung sasito, FM tsaka AM lang. Ito yung dating ano niya po yan, dating contact radio nila. So wala na po yan. Sira na po, ginagamit namin yan sa likod. Ito na po ginagamit namin ngayon mga lods. So ito po yung galaw ng mga bako mga lods, para mas madali po kayong matuto. Tapos ibaba po natin yung safety lock. Yan po, nakababa na safety lock. Then ito po ang galaw nito. Pakita ko sa inyo mga lods ha. Ikot muna ako para wala akong masagi. Baka masira yung ginagawa ko eh. Ito po pala mga lods. Kapag itinaas mo ito, hilahin pa ganon. Ang galaw niyan, ayan po yan. Hinila ko po yan. Yan, papalapit. Lumalapit po yun siya, balik dyan po yun siya, gumagalaw. Pag tinula ko naman po ito, ganoon din po yun siya, palayo, kontra siya, kabaliktaran. Ayan po yun sa left side ng handle. Tapos, kapag inurong ko naman po siya pakaliwa, ginanong ko siya, yan po, umiikot. Ito ba yung tawag dito, swing niya? Ganoon din po yan, kontra niya rin po yan, pag binalik mo sa kabila. Ganon din po yun sa kabila din, bihit ng ganon. Tinan mo mga lods yan. Kanya po yun siya, yan. Tinan nyo po, umiikot. Tapos ito naman po mga lods, ang galaw nito. Pag inila ko paakyat, papunta sa akin, ay pataas. Ayan po, gumagalaw. Yan, tumataas pa ba siya? Ito naman po yung gumagalaw. Yan, yun po yung boom side niya. Yan. Kapag ibaba mo na po, pabalik din siya, pababa rin. Tapos ito naman po, kapag pinapihit ko pa kaliwa, ayan po yan yung bucket. Tumitiklop, pag kabila, ayan po siya, pabuka rin. Ganyan po yung galaw niya mga lods. So sa pag-ooperate ng bako mga lods, kailangan lang po ng maganda pamulso, tsaka po ay nakamix. Nakamix-mix po lahat yan. Baligyan lang po ang galaw ng bako mga lods, tapos tinan nyo po pag itatravel ko. Abante, dali po, para makita nyo. Ayan. Tiyan mo po, pag itatravel ko siya, yan, inapakan ko, aga-abante. So, pag inila ko, patras. So, ito lang po yung ginagalaw sa bako mga lods habang nagtatrabaho ang isang operator. Maraming salamat sa inyo mga panonood mga lods. Sa ngayon, basic lang po muna, galaw-galaw lang po muna ng unit. Hanggang sa muli po, subscribe lang po ng channel ko para mag-update po kayo sa gagawin ko pang video.